Okay, sa kumukuha ng bisikleta ko, para sa iyo to. Hindi lahat ng pagkakataon ay aayon sa ginagawa mong kalukuhan. Okay, darating din ng araw na pagbayaran mo yung ginagawa mong mga kasamaan, yung pagnanakaw ng mga gamit na hindi sa iyo. Lumaban ka ng patas, magtrabaho ka ng marangal. Para sa iyong pamilya mo, kung meron ka mga pamilya, huwag yung puro pagaan lang, magnakaw para magkapira. Okay, huwag mong gawin yon dahil napakasama yon at makapurwiso ka pa ng ibang tao. Di mo ba alam na kailangan ko yon sa aking trabaho? Yun yung service ko papunta at pabalik sa trabaho. Ngayong wala na akong bisikleta, pinapahirapan mo ako, maglalakad naman ako nito ng ilang beses, malayo-layo para lang makapasok sa trabaho. Balang araw ay mahuli ka na at matsimpuhan ka na sa iyong ginagawang kalukuhan para matauhan ka. Kasi sobrang purisyo ka sa mga tao. Okay, huwag mong gawing rason yang paghihirap para ikaw ay manguha ng mga bagay na hindi sa iyo para magkapira ka lang. Kasi madaming mga tao na naghihirap, mas naghihirap pa para lamang magkapira. Kahit napakahirap ng trabaho, pinapasok para lamang magkapira. Samantalang kayo ay nagpapagaan lang, naghanap lang ng chimpo na makakuha ng mga bagay-bagay para ibenta at magkapira. Okay, sana'y mahuli ka rin. Okay, at sa mga naman, paalala ko naman sa lahat mga kabayan, doble ingat tayo ngayon. Huwag nating antayin na kagaya ko na bago natuto ay kailangan pang mawalan ng gamit yung aking bisikleta. Kasi yung aking bisikleta mga bayan ay nasa labas lang ng boarding house, nakatali sa may bakal na table, kasi wala naman ding space dito sa aking boarding house para may pasok kung yung bisikleta ko. Kaya sa mga kagaya kong nagbo-board lang din na mayroong bisikleta, para safe talaga mga bayan ay yung mga bisikleta nyo ay ipasok nyo talaga sa loob kung maaari talaga. At kung yung boarding house naman ay kung walang papasukan ng bisikleta, huwag nyong piliin yun. Maghanap kayo ng boarding house na may papasukan ng bisikleta kung meron kayong bisikleta talaga. Kasi napakahirap ng panahong ito. Madami talagang loko-loko na nagchichimpo lang para makakuha ng pagkataon para makanakaw. Huwag nyo antayin yun mga bayan kasi madami talagang nag-ano dito, pakalat-kalat na mga loko-loko. Yung iba nagbabasura lang, kunyari nagtingin-tingin sa mga basura, yun pala mga iba pa lang yung mga target, kung hindi motor, bisikleta. Kaya doble ingat talaga mga kabayan, doble ingat kung meron kayong bisikleta o nabuboard kayo, pumili kayo ng boarding house na mapasok talaga yung bisikleta para doble ingat na rin. Okay. Napakahirap talaga ng panahon dito, lalo na dito sa Manila. Sa Makati mga bayan, matalamak dito ang pagnanakaw ng bisikleta. Yung katrabaho ko nga, shout out kay Bro Andy, yun, nanakawan siya ng 4 na bisikleta. Kasama ko sa trabaho. Grabe no, 4 na bisikleta. Ang hirap nun. Malaki-laki na rin yung halaga nun kung tutusin. Kaya mga bayan, mag-iingat tayo palagi. At huwag tayong magpa-komportable. Lagi nating isipin na yung mga magnanakaw ay nag-ano lang talaga ng chimpo. Kumukuha lang yan ng chimpo yan. Ikaw lang babantayan yan. Okay. Sa mga magnanakaw naman, lumaban kayo ng patas. Huwag kayong magpagaan sa buhay. Darating din yung bad karma ninyo. Okay, yun lang pang po mga bayan. Maraming salamat sa inyong panonood at lagi tayong mag-ingat at God bless sa atin. Okay, bye-bye po mga bayan, bye-bye.